Dabagad, isang magandang umaga sa inyong lahat dyan. Shout out po doon sa lahat ng nanood ng aking video last week, yung mga OFW, sa inyo pong lahat, maraming thank you. Shout out din po sa Harris Family, nandyan po sila sa Daib Camarines Norte, mga taga Bicol, maray na aga sa Indong Gawos. Yan, shout out din po sa mga Carrasco Family at Mantili Family. Yan, manood po kayo ng aking video. Ngayon po, tuturuan ko kayo magluto ng arroz caldo. Yan. Meron po tayong arroz caldo, pero siyempre madali lang sabihin pag nagluto tayo ng lugaw, pag sinabing lugaw, madali lang. Pero ituturo ko sa inyo, hindi basta lugaw. Masarap na lugaw. O mas kilala siyang tawag na congee. Naglagay po tayo ng malagkit rice, saka rice. Bali 250 grams po yan, binabad natin sa tubig. Ngayon, siyempre pag may arroz caldo ang partner ay tukwat baboy. Yan. Siyempre ang lalagyan natin sa arroz caldo natin ay chicken gizzard saka chicken wings. Okay, umpisahan na natin mga kadabarkads. Tuloy-tuloy na tayo habang nagsasalita ako. Yan, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Okay, mga dabarkads, mag-isa po tayo. Lagyan natin siya ng mga 2 tablespoon na oil. Ayan. Ayan. Lagdagan natin ang konti mga double cuts. Ayan. Okay. Siyempre, ito na po yung ating mga gagamitin. Luya, chop na luya, saka 2 tablespoon na chop na garlic, fresh garlic, at saka lalagyan natin siya ng isang buong red onion. So, habang nilalagay po natin siya, ito mga kaibigan, ito ang panoorin nyo. Uunahin nyo po laging igigisa yung luya. Ayan. At syempre, para masarap na masarap yung arroz caldo nyo, kailangan lutang yung lasa ng ating luya. Ayan. Ito po kasi yung luya, matagal siyang mag-golden brown, kaya dapat mauna siya dun sa garlic. Ayan. Habang pinapag-golden brown natin siya, chop natin yung ating sibuyas. Ganun lang yan kasimple mga kaibigan. Yan. Okay, halo-haloin natin to. At syempre, ang ating tukwa, i-half cook natin siya mga kaibigan. Pag na-half cook natin siya, ahulin natin siya. Yan. Wow! Yan yung kapartner ng arroz caldo. Pag magluluto kayo sa bahay niya ng arroz caldo, ang masarap na partner niya ay tukwa at baboy. Saka natin siya hihinaan para hindi siya pumutok. Okay. Wow, bango. Napakasarap mga double cuts. Wow. Dahil tag-ulan na dito sa lugar namin at bare month na ngayon, malamig na yung buong Pilipinas. So, kailangan ko yung ipagluto ng arroz caldo. Bagay na bagay ito ngayon dahil tag-ulan dyan sa Metro Manila. Okay. Ito yung bagay sa inyo. Arroz caldo, o mas kilala siyang congee, Japanese congee. Yan. Ooh, yummy. Okay. Yan ang ating tukwa. Iahapok natin siya. Ayan mga kaibigan, golden brown na yung ating ginger. Luya. Lagay natin yung ating garlic. Okay. Antayin din natin siya mag golden brown.
Okay, mga double cuts. Ayan, golden brown na lagay natin yung onion. Okay. Ayan. Wow, sarap, bango. Ayan. Yan, mas maganda mga double cuts pag golden brown yung ating ginger, saka tapos lagay natin yung ating chicken na mayroong lizard. Ayan. Yan ang ililisan natin para mawala po yung langsa ng manok. Ilisan natin siya sa maraming luya, bawang at sibuyas. Wow, bango. Sobrang bango mga kaibigan. Napakasarap. Lalo na pag mainit na mainit. Nako. Sarap. Saka natin siya lagyan ng ground black pepper. Ayan ang black pepper, mga double cut. Palabasin natin yung taba nung chicken. Kumbaga sa ano, panuhin natin siya. Palabas yung ano niya, lahat ng oil ng chicken. Okay. Tayo natin siyang maano, sangkot sa. Ayan, mga double cut. Nasangkot sa na natin yung chicken, saka yung balon-balunan. Ilagay natin yung binabad nating malagkit rice at rice. Yan. Ganyan po ang tamang proseso ng pagluto ng arroz caldo. Kunji. Yan. Okay. Ngayon, nalagay na natin yung rice na malagkit, saka yung rice. Bali 250 grams. So, equivalent po niyan ay 1/4 kilo. So, 1/4 kilo po yung malagkit saka yung rice na nilagay natin mga double cuts. Okay. Ngayon, lalagyan natin siya ng isang pitsil na water. Wow. Sarap. Ayan na siya. Wow. Wow. Ubus natin yung isang pitsil. Yan. Okay, mga double cuts. Saka natin siya tatakpan para kumulo. Okay. So yung atin naman tukwa, luto na. Pwede na rin pahunin. Yan, half cook na siya. Yan yung tukwa natin, half cook na. Yan. Half cook na siya, hunin natin para lumamig. Wow. Sarap. Sarap na niluluto natin ngayon mga double cuts. Arroz caldo with tukwat baboy. Yan. Bagay na bagay lalo pagka malamig yung panahon. Talaga naman. Yan ang the best na partner ang arroz caldo. Tukwat baboy. Yan. Okay mga double cuts. Saka natin siya titimplahan ng tatlong pirasong chicken cubes, tapos ang ipagtitimpla natin sa kanya ay Lorenz patis para masarap na masarap. Lagi nyo po tatandaan, pag arroz caldo po yung niluluto nyo, hindi po salt ang gagamitin natin. Patis, yun po yung sekreto nya sa lagyan natin siya ng tatlong pirasong chicken cubes. Dalawa, hindi rin po tayo gagamit ng kahit na anong pampalasa, chicken cubes lang. Tatlo, tapos lagyan natin siya ng patis. Ayan. Okay. Mga 3 tablespoon po yan mga kaibigan. Yan. Saka natin siya lalagyan ng patis. Wow. Ayun na po. Antayin na natin siyang maluto. Pag kumulo siya, alalayan natin siya sa halo. Okay mga double cuts. Ngayon, habang pinakukulan natin yung ating arroz caldo. Yan. Malapit na kumulo. Yan. Gagawa naman tayo ng sauce ng tukwat baboy. Para makita nyo rin paano gumawa ng sauce ng tukwat baboy. Yung pong lahat ng in-upload kong menu o recipe sa aking video, yung pong may mga business na dyan na restaurant, pwede nyo pong kunin yan, i-add nyo sa menu nyo. Kasi tested na po yan. Yung iba po kasi ina-upload ko dyan, galing po talaga yan sa ibang kumpanya na restaurant na pinagtrabahunan ko. Okay, lagyan natin dito.
At ito naman pong niluluto natin ngayon, aros kaldo, ay galing din niya sa isang other company na pinanggalingan ko dati. Kaya po lahat ng ina-upload kong menu o tinuturo ko sa inyong pagkain, sureball po yan. Kumbaga sa ano, sigurado, approved. Lagyan po natin siya ng 1 teaspoon na fresh garlic. Yan. Tapos lagyan din po natin siya ng 1 teaspoon na garlic na pinirito. Yan, may garlic na siya. Okay. Lagyan natin siya ng gato puti. Yung pouch lang, 100 ml. Yan, suka. Ubus natin siya. Ayan, gagawa tayo ng sauce ng tukat baboy mga double cards. Okay. Ubus natin siya. One pack na dato puti soy sauce. 100 ml. Ayan, ubus natin siya. Dapat pare-pareho. Ayan. Para standard talaga. Hindi natin siya inano. Ayan, okay. Tapos, saka natin siya halu-haluin. Wow. Saka natin siya lagyan double cards ng sugar. Ayan, sugar. Ito naman sugar ay 1/4 kilo. So, lagyan natin siya ng mga 4 tablespoon na sugar. Tansyahin lang po ninyo. Ayan. Saka nyo siya halu-haluin. Ayan. Nilagyan natin siya ng onion na buo. Red onion. Tapos, fresh garlic. 1 teaspoon. Tapos, 1 teaspoon na garlic. Dried garlic. O yung lutong garlic. Wow. Okay. Sarap. Oh. Okay mga Dabar Cats, ayan na yung ating aros kaldo. Ayan, medyo lumalapot na. Ayan po yung chicken, mapapansin nyo po yung pagluto na kasi unang-una sa lahat, pag lumutang yung chicken, ibig sabihin po niyan, luto na siya. Ayan mga Dabar Cats. Isa po yung technique sa pagluluto ng aros kaldo, mas kilalang kundi, para hindi po siya malusak yung aros kaldo, kung ito naman po ay maraming yung niluto, tatanggalin nyo po siya. Tapos pagka meron sa inyong order, saka nyo lang siya lalagyan ng isa o dalawang piraso o kaya isang balon-balonan. Yun. Ayan, ayan. Pero dahil pang personal lang po ito, ilalagay ko na lang dyan yung aking manok para masarap. Ayan na po. Ayan na, lumalapot na siya mga Dabar Cats. Wow. Ayan. Kunting tumbling na lang po, luto na yan. Ayan. Wala po tayo sa kanyang nilagay. Chicken cubes lang at patis. Saka black pepper. Sarap. Yan. Tapos bababad na lang na yung balon-balonan dyan para lumambot. Wow. Yan. 250 grams na malagkit at bigas. Pinaghalo ko po yan. Yan. So, equivalent po nyan ay 1/4 kilo. Yan. Wow. Yan. Yan. Pwede nyo po yan i-adjust kung gusto nyo po siya maging menu sa inyong restaurant. Pwede nyo pong i-add lahat ng inumpisahan kong procedure para dumami lang. I-adjust, kailangan marunong lang mag-adjust yung mga chef. Yan, yung mga chef dyan, shout out po sa inyo. Yan, tunay po kayong bayani ng mga kusina. Nasa inyo po nakasalalay. Trivia po, trivia. Alam nyo po ba si MacArthur? Hindi po siya namatay sa bala. Namatay siya sa pagkain. Dahil nalason po siya. Yan. Yan, totoo po yun. Yan. Okay, mga Dabar Cats, ayan. Sarap ng ating aros kaldo. Ayan, siyempre magsiserve ako sa inyo ha. Ayan, lagyan natin yung balon-balonan. Wow, sarap. Napaka-healthy, mga Dabar Cats. Wow, yan ang kunji. Wow, sarap. Wow, ganda. Ayan, siyempre, lagyan natin siya ng ang ating paborito. Ang garlic. Wow, sarap. Siyempre, hindi mawawala yung ating sidings, spring onion. Wow, yun. At siyempre, Dabar Cats, ang ating pinagmamalaking partner niya, ang ating tukwat baboy. Yan. Yan. Wow, sarap. Siyempre, hiwaan natin siya ng baboy. Yan, tinirito ko siya, Dabar Cats. Lutong.
Wow, sarap. Saka natin itatoppings sa ibabaw. Yan. At syempre, huwag natin kakalimutan yung ating sauce. Sauce Mario Joseph. Yan. Yung ating ginawang sauce kanina. Yan. Pinakita na rin natin sa kanila kung paano gawain. Oh, sarap. Mainit-init pa. Siyempre, lagyan natin siya ng sidings. Aha. Tsapan natin siya mga double cuts ng parsley. Ha? Yan. Mayroon akong nabiling parsley ngayon. Himala, may parsley talaga sa paligid. Okay. Yan, yari agad. Yun. Wow. Ito na ang ating tukwat baboy with arroz caldo. Yan, mga dabarkad. Sana mayroon na naman kayo natutunan. Siyempre, wag na huwag niyong kalilimutan mag-subscribe at mag-like sa aking channel, Kusina ng Bayan. Lagi sana po ninyo suportahan. Yan. Okay, picture-picture na. Okay. Okay, isa na naman pong kaalaman sa pagluluto. Ayan. Unang-una, maraming salamat po dyan sa mga OFW na sumusuporta sa akin channel. Thank you so much po. Sana may natutunan na naman po kayo sa araw na ito. Yan, ang ating arroz caldo with tukwat baboy, guys. Yan, thank you so much po. Thank you so much. Hanggang sa muli. See you next week. Kakaiba na naman kaalaman sa pagluluto. Yan. Thank you, guys. Bye.